Mga kaibigan, marinig po natin ang kwento ng isang biyanang hindi kasundo ang manugang. Siya ay si Belinda. Sa buhay ng isang ginang, ang isa raw pinakamahirap pakisamahan ay ang kanyang biyanan. At ganun na ang relasyon ko sa aking manugang. Dahil hindi siyang babae na gusto ko para sa aking anak. Mag-iisang taon na silang kasal ng aking anak. Pero hanggang ngayon, mainit pa rin ang aking dugo sa manugang ko. Kahit na ano pang pagsisikap ang gawin niya, mapalapit lang ang kanyang loob sa akin. Nami-miss ko na ang anak natin. Ako rin, Alfonso. Matagal ko na siyang hindi nakikita. Kaya papuntahin mo siya rin. Busy siya sa trabaho, kaya tayo ang dapat na bumisita sa kanya. Pwede makikita na naman kami nung maldita nating manugang. Masisira lang ang araw ko. Ano ka ba, Belinda? Hindi ka pa rin ba makamugon? Hanggang ngayon ba naman, hindi mo pa rin matanggap na si Aline ang pinakasalan ng anak natin? Kahit kailan, Alfonso, hindi ko talaga siya matatanggap. Napakabait niyang manugang. Alagang-alaga niyang anak natin. Masipag, responsable sa bahay. Ano ba bang inireklamo? Basta, ayoko sa kanya. At kahit na ano pang gawin niya, hindi magbabago ang tingin ko. Okay, bahala ka. Pero bibisita pa rin ako sa anak natin. O ano, sasama ka ba? Katatawag lang sa akin ni Papa Arlene. Pupunta daw sila rito naman mabukas. Dito daw sila magtatanggal niyan. Sigurado ba sila? Or bakit pa nagulat ka? May problema ba? Alam mo naman ang nangyari nung sila napunta dito, hindi ba? Sabi ko naman sa'yo, huwag mo nang pansinan ang sinasabi ni Mama. Pagpasensya mo na lang siya. May naman talaga ang ginagawa ko. Pinatiis ko ang masasakit ng sinasabi niya dahil ano, 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 ako rin. Mahal na mahal din kita. Nakikita mo naman kung paano kita ipinagtangkod. Pinaglaban kita kay Mama. Ikaw ang pinakasalan ko. Kahit pa may ibang babae siya gusto para sa akin. Ang pakiusap ko lang naman, pakisamahan mo siya. Nakikita mo rin naman kung paano ko siya pakisamahan. Inaasikaso sila mabuti kapag napupunta sila nito. Tama lang ginagawa mo. At may suggestion nga pala ako sa'yo. Ano ba yun? Paborito ni Mama ang tinatangtulingan na may sahog na papaya. Eh, day off ko naman bukas, kaya sasama kita sa palengke bukas ng umaga. Sige, sasarapan kong luto. At baka sakali, kahit paano, gumaan ang loob ni Mama sa akin. Nako! Ay, maklaseng luto ito. Ang sama lang lasa. Bakit po, Ma? Masarap naman itong ginatangtulingan, ha? Oo nga, Belinda. Masarap tong pagkakaluto ni Arlene. Baka may diferensya ang panlasa mo. Kayong dalawa may diferensya ang panlasa. Eh talaga namang hindi masarap magluto itong babaeng ito eh. Eh si Arlene, palagi na lang. Nako, ewan ko, lasang panis. Ay, bakit po, Mama? Ano po bang diferensya sa luto ko? Kulang po ba sa gata? Sabihin niyo po kung anong tiplang gusto niyo. Ay, kahit ka anong gawin mo, talagang palpak ka. Ma. Ayaw ko ba? Ano nagustuhan ng anak ko sa'yo? Ay, nako. Ako, wala ka ng gana. Diyan na nga kayo. Uy, taga, taga. Sandali. Saan ka pupunta? Ay, saan pa? Ay, di sa karinderya. Dahil mas masarap ang pagkain doon. Wala kasing kwentang manugang mo, kaya wala rin kakwenta-kwenta ang luto niya. Hindi na ano. Ay, Barta. Ah. Tumawag sa akin si Arlene. Naroon daw ang kanyang mga biyanan. Sumbong na naman ba sa iyong anak mo? Oo, katulad ng dati. Pinagsungitan daw siya ni Balaing Belinda. Ay, nako, Tasyo.
Hindi na talaga siguro magbabago pang pagtrato ng masungit nating balahe sa ating anak. Nakaawa na ako kay Arlene. Kung nagkataong naroon ako, ha? Baka pinatulan ko ang bruhang yun. Uy, kahit naman ako nagtitimbi rin. Si Balaing Alfonso lang ang inaalala ko. Dahil babae siya sa anak natin. O hindi nga lang dahil kay Balaing Alfonso. Aba, baka matagal ko nang pinatulan ang asawa niya. Mabuti na lang. Tulog na sa inyo. Ay, kanina pa ako gutom na gutom. Salamat at maraming minuto ni Amin. Kaya meron pang matira. Masarap ba ang mabar? Ay! Oh, Richard! Malinak po ba dyan sa likuran ko? Opo. Kanina ko pa kayo pinigmamasdan ng palihim. Akala ko po ba lasang panis? Eh bakit? Ang dami na yata nang nakain nyo. Gutom na gutom nga kasi ako. At nagtsatsagaan ko lang kahit hindi masarap. Ay naku mama, huwag na po kayong magkaila. Alam ko, sinadya niyong magsumit kanina dahil gusto niyong ipahiya si Arlene. At pinagtanggol niyo namang dalawa ni Alfonso. Kaya lalong minit yung ulo ko. Ma, napakabait at napaka... Napakabait at napakasipag pong asawa ni Arlene. Kaya sana naman, magbago ng pakikitungo niyo sa kanya. Ang dami mong arte. Inupakan mo rin palang ginatantulingan ni Luto ni Arlie. Ay, sayang kasi. Kaya pinagtyagaan ko. Pinagtyagaan mo? Oo. Kaya pala walang natira. Inubos mo lahat. Ay, nako. Pwede ba? Huwag na natin yung pag-usapan, ha? Naawa kasi ako kay Arlene. Pinagsusungitan mo ng walang sapat na dahilan eh. Sinabi ko na, huwag na natin siya pag-usapan. Lalo lang ako nadidismaya. Oh, ay, ayusin mo yung pagmamaneho mo. Oh, bakit? Ano, malabo yung mata mo, ha? Ano? Oh, ayun oh, may tumatawid na aso. Mag-menor ka. Wala naman na. Oh, ayan na, masasagasaan mo. Ako, ay, ako. Mahagip ko nga. Makatigil din ang... Anong ginagawa mo dito? Ako po ang magbabantay sa inyo, Papa. Ay, hindi. Ayoko. Ayoko sa'yo. Nasaan si Richard? Busy sa trabaho ang anak mo. Kasalanan mo ito, Alfonso eh. Kasi hindi ka nag-iingat sa pagmamaneho. Huwag mo na akong sisihin. Dahil pareho lang tayong na-aksidente. Ay, mabuti ka pa nga. Braso lang yung nasimentoan sa'yo. Oh. Samantalang ako. Sinimentoan tong pa ako dahil nabali yung buto ko sa binte. Okay lang. Nariyan naman si Arlene para magbantay sa atin. Opo, Mama. Babantayan ko po kayo ni Papa. Si Alfonso na lang bantayan mo. Tatawagin ko na lang yung nurse pag may kailangan ako. Busy rin ang mga nurse dahil marami sila inaasikaso. Kaya si Arlene ang aalalay sa iyo sa ayaw at sa gusto mo. Salamat. Pagkatapos ng mahigit na isang buwan, natanggal din yung semento sa baho. Pero matatagal lang pa rin. Bago tuloy ang malakas. Okay lang po, Mama. Dahil tuloy-tuloy pa rin po malakas. Dahil tuloy-tuloy pa rin ang pamamalagi rito ni Arlene. Ay, kaya-kaya na akong alalayan ni Alfonso. Dahil mas mabilis siyang nakarecover. Ay, si Arlene, pwede na yung umuwi. Eh, katatanggal din po ng simento sa braso ni Papa. At benda naman ang kapalit. Kaya hindi pa kayo pwedeng iwan ni Arlene. Oh, eh, ikaw, paano ka na? Sino nag-asikaso sa'yo? Okay lang po ako. Kaya ko naman po sa sarili ko eh. Ano ba, sapa? Paano ka na? Sinong nag-asikaso sa'yo? Okay lang po ako, Mama. Kaya ko naman ang sarili ko eh. At from time to time, dito na din po ako umuwi. Ma, isa lang naman po pakiusap ko sa inyo. Sana, huwag niyo nang pagsungitan ng asawa ko. Eh, paano ko susungitan yun eh? Hindi ko nga gano'ng kinakausap.
Wala naman ako ibang choice. Kundi pakisamaan siya dahil siya ang nag-aalaga sa amin ng... Kaya nga po. Oh. Sana naman ma-appreciate ninyo ang kanyang sakripisyo. Alag-alag ba lang sa akin? Eh, kahit naman paano. Gumaan ng konti yung loob ko sa kanya. Ay, sige. Alang-alang sa iyo. Pilit ko siyang pakikisamahan. O, anong masasabi mo? Be honest. Oo na. Masarap itong ginataang duli niya. Masarap at kakaluto mo, ano yun. Salamat po, Mama. At na-appreciate mo dito ako. Makita ko naman yung sakripisyo mo sa akin ni Alfonso. Kaya nagpapasalamat ako. At pagpasensyahan mo na rin kung masungit ako sa'yo. Huwag ka magkanala. Sisikapin kong baguhin ang trato ko sa'yo. Ma, sinabi niyo yan, ha? Oo. Aasahan ko po. Huwag na. Napapakabait na ako. Pero isa lang yung masasabi ko. Masarap talaga nitong ginatang tulitan. Paborito niyo talaga. Makakain ko. Ay, Ma, may good news nga po pala ako sa inyo. Anong good news? Ano yun? Ah, sige na, Alin. Ikaw na magsabi. Buntis po ako. Talaga mo yung buwan na? Magiging lola na ako. Aba eh, good news ka yan. Lalo na ako magiging kamukha ko. Okay lang na maging kamukha mo. Huwag lang maging kasisugit mo. Ay, sabi ko naman sa'yo magpapakamay na ako eh. At excited na ako sa magiging apo. Naging magkasundo na rin kami ni Arlene. Ako lang naman ang mataas ang pride dahil hindi ko matanggap na siya ang naging nanunggang ko. Subalit pinatunayan niyang karapat-dapat siya sa aking anak. Kaya hindi na ako nahirapang tanggapin siya at pakitunguhan ng maayos. Lalo na nang isilang ang aking apo. Ako si Belinda at ito ang aking buhay. Tunay nga mangingibabaw ang kabutihan sa kasamaan. Ang kabaitan ng isang tao ang papawi sa kasungitan ng kanyang kapwa. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benamil, Janeline Vela Cruz, Maynard Landicho, at Rosanna Villegas sa papel na Belinda. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutiao. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Boyar. Ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval. Sa direksyon, June Martin Legazpi at Maynard Dandicho Jr. Ito ang aking buhay.